Patuloy ang pagbaba ng ratings ni Vice President Sara Duterte. Ay nako, yan na nga ba ang pinangangambahan ko. Pero bago po tayo magpatuloy, shout out po muna tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay kay John Fritz Roque, kay Romeo Guillermo at kay Felix Talosig Meneses Zimara. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking munting channel. Okay, ito na nga. Ayon po sa The Manila Times, Vice President Sara Duterte's ratings drop. While the approval rating of President Ferdinand Marcos Jr. for the second quarter of 2024 stabilized, Vice President Sara Duterte's ratings saw another significant drop, down by 20 percentage points compared to 2 years ago, the latest nationwide survey conducted by Publicus Asia showed. 20 percentage ang ibinaba from 2 years ago nung siya pa ay katandem ni President Bongbong Marcos sa Uniteam. Pero mula nung sinabi niya na wala na ang Uniteam, na ang Uniteam ay ginamit lang nila nung panahon ng kampanya para manalo nung eleksyon. Hindi ba nakakasama ng loob yun? All the while, alam natin mga bumoto sa Uniteam na meron tayong tandem ng President and Vice President na nagkakaisa. Yun pala, all the while, mula nung siya ay naupo bilang Vice Presidente, ay wala na palang Uniteam. 2 taon niyang itinago sa atin. Although, ilang panahon pa lang after the elections, marami nang lumalabas na mga haka-haka na hindi rin magtatagal ito. Yung pala, meron tayong isang marupok na Vice President. I'm sorry to say kung nakapagsalita ako ng ganito ngayon. Kasi, minahal natin si Sara Duterte nung siya ay nasa Uniteam pa. Sara Duterte was well-loved by the Marcos loyalists. Hindi naman natin siya kilala nung nag-uumpisa ang kampanya. Ang alam lang natin, anak siya ni then-President Rodrigo Duterte at mayor siya ng Davao. Aside from that, wala na. Binoto natin siya. Actually, karamihan sa atin, binoto lang si Sara Duterte nang dahil kay President Bongbong Marcos. So kahit na anong sabihin nila, na nanalo lang daw si President Bongbong Marcos nang dahil kay Sara Duterte, isang napakalaking kalokohan naman yan. Anyway, yun na nga po ang sinasabi ko, nakakasakit ng kalooban na marinig sa kanya na nung nanalo sila at naupo na sila bilang presidente at vice-presidente para kay Sara Duterte, giba na ang Uniteam. Sino ba naman ang hindi sasama ng loob? So, expected po natin na maaapektuhan ang ratings ni Sara Duterte. Well, para sa kanyang avid supporters, hindi daw. Wala daw nangyayaring pagbaba. Hindi sila siyempre naniniwala sa mga ratings na to. Well, bahala kayo. Pero kami, nakikita namin. At ito, nakikita ng taong bayan na talagang bumababa ang ratings nitong si Sara Duterte. Ito pong survey na to ay inilabas ng Publicus Asia. At alam naman natin kung sino ang CEO ng Publicus Asia. Isa pong anti-Marcos, pero pro-Sara Duterte. At sinabi nga sa kanyang survey na bumaba ang ratings ni Sara Duterte by 20 percentage points compared to 2 years ago. Malaki na pong porsyento yun. Tuloy ko po. The non-commissioned pahayag survey taken from June 15 to 19 showed Duterte's performance was negatively impacted by her father's legacy and her former role as Secretary of the Department of Education. Ay, kaya naman pala bumaba eh. Pinasukan ng impacto eh. Impacted eh. Na naapektuhan ang kanyang ratings by her father's legacy at yung kanyang papel bilang former Secretary of the Department of Education. Duterte's approval rating dropped from 53% in the first quarter to 46% in the second quarter. Her trust rating also fell by 5 points from 46% to 41%.
Particularly notable is the drop in approval ratings in northern Central Luzon from 47% to 38%. At kahit na po sa Mindanao, yung kanyang sinasabing stronghold, her approval rating decreased from 75% to 68% and her trust rating fell from 67% to 65%. On the other hand, Marcos had a steady approval rating of 44% and a trust rating of 33%. At yan po ay simula pa lang ng pagbaba ng rating ni Sara Duterte. Kasi alam nyo, para sa akin, napakalaki po ng impact ng ginawa ni Sara Duterte nung siya ay kumalas sa Unity. Pero sana ang ginawa na lang ni Sara Duterte nung siya ay bumitiw na sa Unity, hanggang doon na lang sana. Hindi na sana siya nag-elaborate. Kasi anyway, expected na yan eh. Dahil marami na ang nagsasabi na wala na ang Unity, na dahan-dahan nang nasisira ang Unity. So nung humiwalay si Sara Duterte sa Unity, hindi na naging masyadong malalim yung sakit na naramdaman ng mga bumoto sa Unity. Kasi nga, ilang panahon pa lang after the elections, naririnig na natin yan, na wala na daw ang Unity, na bound to happen daw, na makakahiwalay ang Unity. Kaya lang, ang naging hindi maganda ron at hindi matanggap ng mga Marcos loyalist at ng mga bumoto sa Unity ay nung nagbitaw pa siya ng salita na ang Unity, syempre kasama na rin yung slogan nilang sama-sama tayong babangon ulit. Dahil kung wala na ang Unity, paano pa tayong sama-samang babangon, hindi po ba? So nung sinabi niya na ang Unity ay hanggang doon lang sa election period at nung sila ay nanalo na, nakaramdam po tayo ng pantatraydor. Ewan ko sa iba, pero I'm sure marami sa mga bumoto sa Unity at sa mga Marcos loyalist ang pareho ng aking naramdaman. Andun yung element ng pantatraydor. Pinalagpas mo pa ang 2 years para sabihin sa amin na wala na, giba na, sira na ang Unity. Na ang Unity para kay Sara Duterte ay natapos nung sila ay naupo na bilang presidente at vice president. Samantalang ito si President Bongbong Marcos hanggang ngayon, with or without Sara Duterte, itutuloy niya ang Unity dahil yun ang pangarap niya, to unite all of us. Dahil yun naman po talaga ang tatak ng isang magaling na leader. You will unite lahat po. Kaya ikaw ay pula, dilaw, brown, kung ano man ang iyong kulay. So kahit na tinutulig siya si President Bongbong Marcos dahil bakit nagpasok siya ng dilawan, bakit nagpasok siya ng hindi makamarcos, bakit nagpasok siya ng anti-BBM, kasi mawawalan ng saysay yung Unity kung ang ipapasok lang ni President Bongbong Marcos ay yung makabongbong Marcos. So, wala tayong magagawa dun sa hindi maintindihan yung gusto mangyari ni President Bongbong Marcos. Dahil ang gusto nila, bakit ipinasok itong anti-BBM samantalang may mga naghihintay na mga pro-BBM para papasukin sa kanyang gobyerno. Pero kung matatandaan nyo, isa sa sinabi ni President Bongbong Marcos noon, hindi mahalaga ang kulay. Ang importante, yung competency doon sa ibibigay na trabaho. So, magpapatuloy kaya itong pagbaba ng ratings ni Sara Duterte matapos niyang sabihin na wala na ang Unity? Ito na po ang nagiging resulta, ang pagbaba ng kanyang rating. At patuloy pa po itong bababa dahil meron na namang sinabi si Sara Duterte. Well, sa bagay, hindi na tayong magtataka. Mula nung siya ay bumitiw sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, expected po natin ang mga magiging pahayag niya. Ito po, nabasa ko sa GMA News Online. Ito ay matapos niyang magbitiw sa Unity at tinatanong kung siya na daw ang leader ng oposisyon. Ang sabi po rito, "Further, when asked if she is now the leader of opposition following her resignation from President Ferdinand Marcos Jr.'s cabinet, Duterte said, 'Sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung anuman yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat dapat.'" So ano ba ang karapat dapat, Vice President Sara? Ang hindi makiayon sa administrasyon? Ang hindi makiisa kay President Bongbong Marcos? So
Totoo talaga na ginamit mo lang ang mga bumoto sa Unity. Ginamit mo lang ang mga Marcos loyalist para ikaw ay manalo. Then matapos yung sinabi mong tapos na ang Unity, ito kino-confirm mo na sa trabaho mo at sa pagkatao mo, hindi ka gumagalaw for the administration. Eh saan ka ba parte? Hindi pa sa administrasyon ito? Okay lang sabihin mo na hindi ka gumagalaw for the opposition. Natural yun. Pero para sabihin mo na hindi ka gumagalaw para sa administrasyon at ikaw ay gumagalaw para sa ating mga kababayan, eh saan ba tumitingin at umaasa ang karamihan, ang majority ng ating kababayan? Hindi ba sa administrasyon ito na pinamumunuan ni President Bongbong Marcos? Or iba ang sinasabi mong kababayan? Yung grupo ni Kibuloy? Yung grupo ng mga nambubuli sa Pilipinas? Yun ba ang sinasabi mong kababayan? Kung talagang ikaw ay para sa taong bayan, hindi mo dapat pinagtatanggol si Kibuloy. Dapat pakinggan mo rin yung hinaing ng mga taong dumanas ng mga karumal-dumal na mga gawain na tulad ng kanilang inaakusa. Inaakusa, edi dapat ikaw mismo ang magsabi kay Kibuloy, lumabas ka, patunayan mo na mali yung inaakusa sa'yo. Pero hindi eh. Mas binibigyan mo pa ng hustisya itong si Kibuloy kesa dito sa mga taong naapektuhan. Sa West Philippine Sea, binubuli na tayo ng China, pero ni isang salita wala kang masabi. Puro kasi no comment. Halos lahat na nagsasalita, mga government officials, mga past government officials, mga taong bayan nagsasalita na tungkol sa West Philippine Sea, pero yung manggagaling sa Vice Presidente, wala, no comment. Okay kung wala kang pakialam sa foreign policy dahil yan ay hawak ni President Bongbong Marcos, kaya lang wala ka man lang bang maikomit at magpahayag ka man lang ng pagsuporta sa ating mga kasundaluhan? Yun ba ang sinasabi mong galawan na karapat dapat? So if you are not for the administration, you are not for the opposition, saan ka, VP Sara? Pero nagpapasalamat pa rin kami sa iyo, Sara Duterte, na habang maaga ipinakita mo ang totoo mong kulay. Hindi na namin kailangang umasa na meron pa rin unity. Hindi na rin kami aasa na meron kaming vice president na nakikiisa kay President Bongbong Marcos at sa administrasyong ito. Salamat, VP Sara, at ipinakita mo sa amin ang totoong pagkatao mo at ang totoong prinsipyo mo. So ito lang ang masasabi ko sa pagbaba ng survey ni Sara Duterte. Well deserved. Kayo po, ano ang masasabi nito? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.